handog para sa toldang tipanan. Ika-25 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila sa akin. Ikaw ang tumanggap ng kanilang mga handog na gusto nilang ialay sa akin. Ito ang mga handog na tatanggapin mo mula sa kanila: ginto, pilak, tanso, lanang kulay asud, ube at pula, manipis na telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, magandang klase ng balat, kahoy na akasya, langis ng olibo para sa ilaw, mga sangkap sa langis na pamahid at pabango sa insenso, batong onyx at iba pang mamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang toldang sambahan para sa akin, kung saan titira akong kasama nila. Ipagawa mo ang toldang sambahan at ang mga kagamitan dito ayon sa eksaktong tuntunin na sinabi ko sa iyo. Ang kahon ng kasunduan. Magpagawa ka ng kahon na yari sa akasya. Mga 45 pulgada ang haba, 27 pulgada ang lapad, at 27 pulgada rin ang taas. Balutan ninyo ito ng purong ginto sa loob at labas, at palagyan ng hinulmang ginto ang paligid nito. Maghulma ka ng 4 na argolyang ginto, at ikabit ito sa 4 na paa nito, 2 sa bawat gilid. Magpagawa ka rin ng tukod na akasya, at balutan ito ng ginto. Isuot mo ang tukod sa mga argolyang ginto sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga tukod. Huwag ninyong tatanggalin ang argolyang ginto sa tukod ng kahon. Pagkatapos ipasok mo sa kahon ang malapad na bato na ibinigay ko sa iyo, kung saan nakasulat ang aking mga utos. Pagawan mo ng takip na purong ginto ang kahon, na 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Magpagawa ka rin ng 2 gintong kerubin. Ilalagay ito sa 2 dulo ng takip ng kahon. Kailangan nakalukob ang pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito. At kailangan magkaharap silang 2 na nakatingin sa takip. Ilagay mo sa kahon ang malapad na bato na ibinigay ko sa iyo, kung saan nakasulat ang mga utos ko. At pagkatapos ay takpan mo ang kahon. Makikipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng 2 kerubin na nasa ibabaw ng kahon. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng utos para sa mga mamamayan ng Israel. Ang mesa na pinaglalagyan ng tinapay. Magpagawa ka rin ng mesang akasya na may sukat na 36 pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad, at 27 pulgada ang taas. Balutan mo ito ng purong ginto at lagyan ng hinulmang ginto ang mga paligid nito. Palagyan nyo rin ito ng sinepa sa bawat gilid, 4 pulgada ang lapad, at palagyan ng hinulmang ginto ang sinepa. Magpagawa ka rin ng 4 na argolyang ginto at ikabit sa 4 na sulok ng mesa, malapit sa sinepa. Dito ninyo ipasok ang mga tukod na pambuhat sa mesa. Dapat ay akasya ang tukod at nababalutan ng ginto. Magpagawa ka rin ng mga pinggan, kasa, banga at mga mangkok na gagamitin para sa handog na inumin. Kailangang purong ginto ang mga ito. At kailangang palaging lagyan ng tinapay na inihahandog sa aking presensya ang mesang ito. Ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka rin ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan, at mga palamuting hugis bulaklak na ang iba'y buko pa lang at ang iba'y nakabuka na. Ang palamuting ito ay dapat kasama ng gagawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may 6 na sanga, tigta 3 sa bawat gilid. Ang bawat sanga ay may 3 lalagyan na hugis bulaklak ng almendro. Ang katawan ng lalagyan ng ilaw ay may 4 na palamuting hugis bulaklak ng almendro, na ang iba'y buko pa
at ang iba'y nakabuka na. May isang hugis bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng anim na sanga. Ang mga palamuting bulaklak at ang mga sanga ay isang piraso lamang ng hinulma ang lalagyan ng ilaw. Magpagawa ka ng 7 ilawan at ilagay sa lalagyan nito para mailawan ang lugar sa harapan nito. Ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw at mga pansahod ng abo ng ilaw ay dapat purong ginto rin. Ang kailangan mo sa pagpapagawa ng lalagyan ng ilaw at sa lahat ng kagamitan nito ay 35 kilo ng purong ginto. Siguraduhin mong ipapagawa mo ang lahat ng ito ayon sa planong ipinakita ko sa iyo rito sa bundok.